Hello po, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Sagittarius. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Again, this is for Sagittarius, kapalaran sa pag-ibig. So mga hindi pa po nakaka-subscribe, please to hit the subscribe button and notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comment, and share. Okay? So yeah. Para sa ibang details, paki-check na lang po dyan sa description box. Ano po, for personal reading, nandyan din po. Okay, and also for personal reading, ano, sa mga willing to wait lang po. Ha? Kasi hindi po marereplyan agad-agad lahat eh. So, yeah. So, willing to wait po tayo. So, start na po natin. This is for Sagittarius, kapalaran sa pag-ibig. Kunin mo na natin yung main energy mo. Your main energy is the sun. Wow. What's with the sun? The Ace of Cups is here. You're very well. Happy, contented, masaya. Very well in love ka dito din eh. And sa nakikita natin, masaya ka sa kung ano man yung nagiging connection mo with someone. And maybe nagkakaroon man ng challenges or pag-aaway sa inyo, maybe sa communication or yung pag-aaway na yan, maybe yung iba sa inyo pwedeng sa social media or sa online lang nagaganap eh. Pero hindi para sa lahat yun. Kung meron man doon nagaganap sa online. Pero nakikita natin na masaya ka at mahal mo pa rin itong taong ito kahit pa nagkakaroon ng challenges or pag-aaway or arguments sa inyong dalawa. Okay? So yeah, tell me more. Kasi may pagtutulungan, yun naman pala. With the Six of Pentacles, okay, nakikita natin yung pagtutulungan regarding money, regarding finances, pag-a-advise, ganyan. And nakikita natin that you are open for love and you are a giver. Wait lang. Okay, sorry about that. So, ayun na, no. Nakikita natin that ikaw ito na nagbibigay ng love at pagmamahal sa person na ito at nare-receive mo rin naman pabalik yung pagmamahal or yung love na ibinibigay mo sa kanya. So equal give and take lang ito, no? So kaya ka nagiging masaya dito sa connection mo with this person. Okay. Kung ano man yung mga nangyari in the past, nakikita natin, no? May mga ending dito sa past. Pwedeng yung iba walang kinalaman sa love. Pwedeng may kinalaman sa finances or what. Or family or what. Pero problema ito eh, na nakikita natin na completely nag-e-end na eh. Kinakalimutan na. May mga problema yung person mo, hindi niya sinasabi sa'yo. The Hierophant is here. Actually, this person wants something na medyo mas matibay pa sa connection na meron sa inyo ngayon. Maybe marriage for some of you. Pero meron siya mga pinoproblema dito. By the way, open to sa LGBTQIA+, ha. Kukunin mo lang yung mga message na para sa'yo. May mga iniisip itong person mo na nakakapagpahirap, nakakapagpalungkot sa kanya. Ano yon? Alamin natin. For Sagittarius, please. Nalulungkot yung person mo, nasasaktan siya, nahirapan siya. So, masaya ka dito sa person na ito, pero hindi mo alam siya pala nalulungkot, nasasaktan. Ano yung nakakapagpagulo sa kanya? The King of Pentacles is here. Yung iba sa inyo pwedeng financial matter, financial problem. Pwede may mga plano siyang hindi matupad or hindi matutuloy. Yeah. So, yun yung nakakapagpasakit, nakakapagpalungkot sa person mo. The Eight of Wands is here. The Ace of Wands. And the Eight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. That's your element. The Four of Wands is here. Pagdating sa stability ninyong dalawa, nakakakuha tayo ng pwedeng both of you may panibagong simula na nakikita tayo dito. This is a stable kind of simula. Pwedeng may kinalaman sa home, paglipat, ganyan, ng bahay. But this start
nakikitaan natin ang potential ng victory or magiging maayos ito. Kung ano man ito. The Six of Swords is here. Sobrang nag-heal yung person mo sa sakit, sa pain. Kasi hindi mo akalain na, ano eh, na nalulungkot yung person. Yung person mo is kasi magaling siyang magtago. Pag may nasa isip siya, nasa emotions niya, kayang-kaya niyang itago sa yon. And nakikita natin na hindi mo talaga makikita kasi you're a giver. Yung person mo is also a giver. Pareho ninyong binibigyan ng pagmamahal ang isa't isa dito. And hindi mo nare-realize. Minsan kailangan mo siyang tanungin kung okay ba siya or what. Dahil minsan meron pala siyang problema na naitatago niya sa mga ngiti niya. So the Six of Swords is here. This is your person. Nagmo-move on siya from something. Kumbaga may dumating na siya sa kanyang problema. May nakapagpalungkot na sa kanya, nakapagpaiyak sa kanya, din hindi mo pala na-realize, dumating pala sa point niya yon. Kasi itinago niya sa iyo yun. And then we do have here the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. I feel like... may nasira sa inyo nitong person na ito na parang unti-unti na bumabalik ulit. So pwedeng may kinalaman dito yung pagtitiwala. Maaring noon hindi niya akalain na mangyayari ito. This person really loves you so much. Attracted siya sa'yo eh. Pati physically attracted itong person na ito sa'yo. So for your future, we do have here the Three of Swords and then the Four of Pentacles. Nakikita natin na pagdating sa money, pagdating sa... medyo nalulungkot lang tayo pagdating dyan, no? Hindi maganda yung balita. Kasi pwedeng hindi ka nakakaipon or nalulungkot ka kasi yung finances mo ay hindi mo na-achieve yung mga gusto mong ma-achieve. So, ang makakapagpalungkot or makakapagpasakit sa puso mo in the future is regarding money. Okay? Hindi maganda yung ad. Yeah, there's a message here. I don't know if this is a past person or a new person. Nakita tayo na someone from the past or a new person na nakikita natin ng message dito. And it's a love message. Or it's, hindi siya love message, but rather, itong person na ito na maaaring may paghanga or pagkagusto sa'yo ay nakakakuha tayo ng mensahe galing sa kanya. So someone is going to, ito, more on chat and email itong nakikita natin. This person wants to have a relationship with you, connection. Mamaya bibigyan tayo ng spirit guides natin. Hihingi tayo sa kanila ng advice regarding finances. Ay, hindi ko po kinuha yun. Masyadong maraming cards yung lumabas. Yeah, this is the Knight of Swords. What's with the Knight of Swords? I can see it has something to do with travel. In the future, nakikita natin na possible may mga tao na may takot ka dito sa a certain person in the future na pwedeng may takot ka dito sa person nito. Na as much as possible, nilalayuan mo itong person nito. Or pag-iwas ang nakikita natin. So possible na meron kang tao. A mother figure is here. So in the future, pwedeng iwasan mo itong taong ito. That is your action na nakikita natin na iniiwasan mo siya. Itong person na ito. Pero sa totoo lang, itong makikita natin, and this person could help you. Paanong paraan? Magaling siya mag-advise. Or kung hindi man mag-advise, meron siya mga certain skills na kaya niyang ituro para makatulong sa'yo in the future. Okay? Pero iniiwasan mo itong person na ito. So tell me what's with the Four of Pentacles and the Three of Swords. Advice please. Regarding the Four of Pentacles and the Three of Swords. So hingi po tayo ng advice.
regarding your money in the future. Kasi hindi mo na-meet yung expectation mo. Nasasaktan ka in the future pagdating sa mga pera or savings mo. Yeah. So, ito po yung nalaglag na card. The Two of Pentacles. Know your priorities. Any more. Okay. Actually, wala masyadong binigay sa ating advice. Ang pinaka-advice na sinabi niya is know your priorities. Okay? Know your priorities. The Empress and the Four of Pentacles is here. Pag mas minahal mo yung sarili mo, yung mga tao sa paligid mo, nagwe-welcome sa'yo yung mga opportunity. Nandyan na actually yung mga opportunity sa paligid mo eh. Kaya lang, kailangan mong matutunan kung ano yung mga dapat mong i-priority dito. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng masyado kang, I'm sorry to say, pero masyadong isip bata with the Page of Swords, okay? Kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung, eto, nagiging totoo lang po tayo, no? This is the advice that you need, no? Masyadong nag-iisip bata, masyadong, you know, you want playtime, pwedeng, yung sa halip na yung time mo, ibinibigay mo sa mas importanteng bagay. Hindi, inilalagay mo ito sa yung free time mo, yung iba sa inyo, pwedeng ikaw ay nagliliwaliw with friends or what. And with the devil, yeah, these are narcissist people na nakikita natin na nakapaligid sa'yo or possible na, you know, narcissist people, hihilahin ka lang yan pababa. Walang ibang gagawin sa iyan kundi hihilahin ka lang nila pababa. Maaring sila umaangat ang buhay nila. Pwede rin hindi. Pero with the Three of Wands, I feel like hindi ka dapat magpamanipula dito sa mga taong to. Kasi itong mga taong to, nakikita natin na parang hindi ka, pwede ka tumandang paurong. Kumbaga, kapag dahil dito sa, this could be a friend or friends. No, nakikita natin na sabi nga dito, know your priorities with the Two of Pentacles. Alamin mo kung ano yung priority mo, yun ang dapat mong pag-focusan. Okay? May trabaho ka, you focus on your work. And then may extra time ka, focus on another opportunity sa buhay mo na nandito lang naman sa paligid mo, kailangan mo lang tuunan ng pansin. Okay? So may extra time ka, kumuha ka ulit ng another source of income. Yun ang pinaka-advise sa'yo. Kasi yung pagliliwaliw, yeah, you do have here the death card. Tapusin mo, yung pinaka-bottom of the deck natin is the Fool, diba? This is you na parang nagiging isip bata. Nagliliwaliw and what? And so on and so forth. And then the death card is here. Kailangan mong tapusin yung pagiging isip bata. Kailangan mong mag-mature. Okay? So, yun yung pinaka-advise sa'yo. In order for you na ma-achieve mo yung goals mo, makaipon ka, and maging maganda yung finances mo. That is the advice of our spirit guides for you. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Ayan, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo, Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign, Philippines. I love you all guys again and bye-bye.